up mga sir, welcome back sa channel Jerspeed Motovlog. So ang gagawin namin ngayon is review ng SPN. So hindi lang to review ng suspension. So tutorial din kung paano ito na itong SPN, yung old version ng SPN tsaka yung new version ng SPN. So papakita ko sa inyo lahat. And then shoutout sa special guest natin mamaya, si Twisted Teach. So dadayo siya, ituturo lang din niya yung basic and purpose ng mga adjustment ng SPN. So rides, rides muna tayo. Okay, what's up mga sir? So suspension upgrade tayo noon, version 2. Tignan natin ginagawa ni Papi sa front shock. So mamaya ilalagay natin SPN suspension din. So upgrade tayo ng buong suspension, front and rear. Nandito sa content natin niya, panoorin niyo to. So tatanggalin muna yung mga front shock. So babanat niya si Papi. Shoutout kayo Papi. Shoutout. Shoutout, pati kayo. Dali. Sino ba bati? Ah, binabati ko pala asawa kong maganda. Tsaka yung anak kong magaling. Yeah. So mamaya makikita natin yung loob na nilalaman ng oil niyan, kung ano yung tsura. So, total loob, ang tinakbo pa lang niyan is 700 kilometers. So sabi ko nga sa inyo sa vlog ko, hindi ako satisfied dun sa play nung front shock sa harap. Kaya kailangan ng upgrade. Okay, para sa diameter ng shock na stock is 26 pa rin. Paras pa rin siya dun sa version 1 na stock ng diameter. So yun yung oil nung stock. So sunog na sunog kagad. Ako konti lang siya. Konti lang lumabas. So ang gagawin ngayon ni Papi is itotono niya yung front shock, yung dami ng langis. Kasi kapag ka sobra yung langis niyan, liliit yung play. So pangit yon, pangit na tono yon. So hindi ganun ang pagtotono. So may proper technique ng pagtotono niyan based sa bigat ng user. So dito sa Team Jerspeed tinotono ni Papi yan, base sa aking timbang. Malalaman natin mamaya. So sunog na sunog pa rin yung langis nung pangalawa. So ba't kaya ganun? So pangit talaga, pangit. Pangit ang gawa stock. Okay, so habang tinutono ni Papi yan yung front shock, so lagay natin to SPN sa likod. Sabay natin upgrade SPN. Then tutorial ko kung paano i-set up tong SPN. Mamaya may special guest tayo dito. So papaturo lang din tayo siglit, kasi magaling yon. Okay, so binabalik na ngayon ni Papi yung front shock na in-upgrade natin. Okay, so sasagutin ko muna lahat ng katanungan nyo tungkol sa front shock. So front shock tuning, base yan sa bigat ng rider ng motor ninyo. So, ang standard ml ng langis na ginagamit sa Aerox with a 26 outside diameter ng tube, inner tube. So 50 ml ang nakalagay ngayon dyan. So kapag magbibigat kayo, pag nagdadami kayo, ang ginagawa nyo, hindi lang siya basta dami. Kapag nagdadami kayo ng langis or nilalagyan nyo siya ng langis, ang kapalit nun is yung gap, yung play ng shock nyo is nawawala. Kaya kapag mali yung tono nyon at mali yung viscosity level ng oil na nakalagay dun sa front shock nyo, mali na po kagad yung laro ng front shock nyo. So isang sikreto, mga technique na ginagamit yan. Dito po kasi sa Team Jerspeed na ginagamit namin, tulad ni Papi sa pagtotono, is branded oil lang gamit namin. Kaya kung gagamit kayo ng oil na basta-basta, mga China, mga hindi kilala, so kahit maganda viscosity level nun, so cheap price, so hindi naman siya ganong kamahalan or kamura. So mag-iingat pa din po kayo sa paglalagay na paggamit nyo kung gusto nyo mag-do it yourself lang ng front shock repack. So marami mag-aalok ng front shock repack dyan, pero gato ganyan lang ang gagawin. Pero dito, linis, tuning, then branded na mga gamit namin dito.
So sa murang halaga lang na Front Shock Repack offer service dito is quality. So para sa mga tatanong, gamit ko rin din ang nagtono rin ang front shock ko dun sa borap natin. Ayun, yan yung motor nating malakas. Si Papi din ang nagtono ng front shock niya, kaya nawala yung wobble, wiggle ng manibela. So tinono kasi yan dito, stinger speed ni Papi. Okay, sa lahat ang nagtatanong bakit ang gagamitin kong rear shock is SPN, unang-una sa lahat, quality. Pangalawa, napili ko yung kulay niya based sa gusto ko. So yung customized na kulay is kayo mismo ang pipili by order dyan kay Katailander SPN Suspension Visayas. Please visit their page. Isa po yun. So ako ang nag-customize ng kulay na to na napili ko. At hindi lang yon. So pangatlo, ito ang gustong gusto ko, yung function mismo ng buong shock ng SPN. Bakit? Una, meron siyang compression adjuster, preload adjuster, at rebound adjuster. Hindi lang po yon, sa apat na sa tatlong nabanggit ko, ang pang-apat din is ang version 2 ng SPN suspension, yung rubber support sa gitna. May papakita ako sa inyo mga shock na mamahalin, mga pricey, at yung basic specs nila. So ipapakita ko dyan sa screen nyo kung ano yung pagkakaiba ko, bakit ko pinili itong SPN rear shock na gagamitin natin para dito sa version 2. So panoorin nyo po ito. Okay, basic question, bakit SPN suspension ang napili ko? Your speed motovlog. So unang-una sa lahat, ang price nito is 8,500 pesos, pero sa 8,500 pesos nito, yung four main function or kailangan na kailangan dapat sa isang shock kapag mag-i-invest kayo, dapat merong rebound, preload, compression adjustment, at rubber support. So kumpleto dapat yan. Bakit? Napakahalaga kasi yan pagdating sa suspension. Merong ibang mga brand, 10,000 plus retail price, wala siyang rebound. So nandiyan sa screen nyo, ipapakita ko lahat. Wala siyang rebound, wala siyang compression adjustment, ang tanging meron lang siya is preload. Or yung iba naman is meron lang rubber support, walang rebound, basta ganon. So hindi na kukumpleto yung four main function ng rear shock suspension na gagamitin nyo dapat. So okay, so anyways, may nakita naman ako na merong shock na katulad nito na merong four function. So sa four function na yon, nagkakalahagahan siya ng 40,000 to 50,000 pesos. O ayoko mag-mention ng name, what brand yon, pero kung tutusin, yung presyo na yon at yung presyo ngayon ng SPN suspension is the same lang sila ng function. Yung price difference is napakalaki, pero yung function and quality, solid tong SPN suspension. So ayun yung paliwanag ko kung bakit ko pinili tong SPN suspension. Hindi lang dahil sa quality, hindi lang dahil sa customizable yung kulay na gusto mo na magagawa dito sa rear shock, at dahil na rin dun sa four main function ng rear shock na to. So mamaya meron tayong special guest habang inaantay natin siya. So tutulungan na tayo dito. Okay. Okay, kakabit na natin mga sir. So habang nagtitaping tayo, dumating yung special guest sa atin, Sir Tij. What's out, sir? So dumating yung habang nagtitaping tayo, installation ng SPN sakto. So papaturo tayo dito kay Sir Tij kung paano natin itutono ngayon yan. So basic na mga nalalaman nyo kanina, sinabi ko kanina. So ito na ngayon yung advance kung paano ituturo ni Sir Tij sa atin yung SPN suspension solid. Okay, video na rin natin yan. 2021 na rin yung gamit niyang SPN. Ganda! Excited na ako gamitin yan. Ganda, ganda, ganda. Ganda, ganda. Ganda.
Okay, comparison between the two, yung height na is the same na siya dun sa stock. So, additional nga sa atin ni Sir Tej na yung preload adjustment natin mamaya is hindi na ganun kataas. So, mas madaling ito, no, itong version 2 ng SPN suspension kesa dun sa una lumabas na suspension ng SPN. Lagay natin. Yun. Okay, para naman sa side ng exhaust pipe nyo is kailangan yung luwagan lang to para mailagay nyo yung suspension. So sa paglalagay ng dalawang shock, hindi nyo na kailangan buhatin yung motor or ibaba siya kasi same lang naman yung height nila dun sa stock. Okay, so na-install na yung SPN. Then, tuning na tayo. Tuturuan tayo ng tuning ni Sir Tej kung para dito. Kung paano natin itotoo na to. Ayan, okay, nagkadan. Nahihiya pa siya. Ano po mga sir? Okay, so dito ngayon Sir Tej para sa tuning ng SPN suspension. Explain niya sa atin. So, bati ka muna, sir. Mga sir, kamusta kayo? So, shoutout sa lahat ng viewer ni Sir Jerry Speed. Ako po si Twisted Tej. Shoutout ko na lang yung mga ka-team ko, si Katailander, K2 Speed, OC Rider, at kay Cartridge FM. So, shoutout sa inyo lahat. Represent mo na ako ngayon ng K2 Speed. Nice. So, okay, so, hindi na tayo magtatagal. So, wala tayong madaming dada. Explain na agad na ni Sir Tej to. Let's go! So ito mga sir, nandito na tayo sa adjustment ng ating SPN suspension. So 2021 version to, which is may bushing dito sa may oil tube ng ating SPN. At syempre, kargado pa rin siya ng nitrogen gas dito sa ating baso. So first thing mga sir, ang unang pwede nyong i-adjust dito sa ating SPN is ang preload. Yung preload natin, ang trabaho niyan is yung para sa spring natin. Para yung tigas ng spring, pwede nating makontrol dito. So depende pa rin sa weight nyo, kung gaano karaming turns ang ilalagay nyo dito sa ating preload. Sa amin kasing mag-asawa, mga sir, kung may share ko lang, naka 8 turns yung sa amin. Kasi ang weight ko is 102 kilograms. And yung asawa ko is 72 kilograms. Kailangan namin ng 8 turns para dun. So, at the moment, sobrang solid yung play para sa amin. Hindi naman siya nagbo-bottom. And then, the next thing mga sir, dito sa ating suspension ay ang compression. So, ito yung compression natin, no, mga sir. Ang kinokontrol niya is yung pagbaba ng suspension every time na may dadaanan tayong lubak or humps. Dito sa Pilipinas, sandamakmakal lubak dito at humps dito na hindi nyo na matatanggi kahit saan lugar kayo ng Pilipinas. Ito, kailangan natin makontrol yung bilis ng pagbaba niya, which is nandito yon. Madaling may adjust yan using yung tool na kasama ng ating suspension. So, papunta sa left nyo is yung bilis, mas mabilis na pagbaba. At pag nilipat nyo sa right side is yung hardness niya. So, mas matagal siyang mag-absorb ng lubak. And then, the last thing, sir, ay ang ating rebound. Nag-iisang kulay pula sa ating SPN. Wala nang ibang kulay nito, mga sir. So, going to the right pa rin is yung hard and going to the left is yung soft. Pag nilagay nyo siya sa soft, mga sir, is mas bibilis yung balik ng suspension nyo every time na bumababa ang suspension. Yung pagdadagdag nito, mga sir, is depende pa rin talaga kung saan nyo siya madalas ginagamit. So, pag dinagdagan nyo siya, mas madedelay yung pag-angat ng suspension. Ipapakita na lang ni Papa Jer sa inyo yan. Pag nadedelay yung pag-angat ng suspension yan, mga sir, ibig sabihin, mas stable yung pag-angat ng suspension. Mas dahan-dahan siya ang umaangat. So, kailangan lang itong matono ng tama, preferred sa weight nyo, at sa preference nyo, at sa road conditions na lagi nyo dinadaanan, mga sir. Okay, so, napakagandang explanation yung tinuro sa atin ni Sir Tej. And then, mag-a-add na lang ako ng more clarification and dun sa tuning natin ng SPN based on my weight or your rider weight, okay? So, additional lang yun. And then, sa simple explanation ni Sir Tej is napakarami natin natutunan. Grabe explanation. Pauwi na si Sir Tej. Sir, thank you very much sa input. So, maraming salamat. Ingat po, ride safe. Thank you, Papa Jer. Sige sir, thank you. Okay, thank you very much kay Sir Twisted Tej dahil sa pagtuturo niya ng purpose ng compression adjuster, preload adjuster, at itong rebound adjuster. Okay, so move on tayo doon. Tuning ang gagawin natin. So ako wala akong kalam-alam paano ba ako mag-tune ng SPN suspension. Okay, so basic lang ang ituturo ko para lahat maintindihan natin lahat.
And may tono nyo ng maayos itong SPN suspension na gamit ninyo. Okay? So, iseset muna natin ng tama itong compression adjuster. Paano? So, ito yung way kung paano iset ng tama yung compression adjuster. So, gagamitin nyo yung tool na nandun sa box ng SPN. Then, iset nyo muna sa pinakadulo. Or kung saan mag-stop. Ito. Yon. So, nag-stop na siya. Yan, nag-stop na, then one turn or one click, pabalik. Yan, so nag one click na siya, pabalik. And then bilangin nyo naman yung next turn or click niya hanggang magdulo ulit siya dun sa opposite side. Kanina nandito tayo sa S, so sa S tayo nag-stop. Then one click muna. Yan, one. And then bibilangin natin yung ikot niya ulit or yung click hanggang dun sa dulo naman ng H. Okay? So, okay, so after ng dulo, naiset natin yung dulo and na-count ako ng 50 turns or 50 clicks papunta naman sa H mula sa S, mula sa H. Then, i-divide nyo lang yun sa 2. Para yung magiging setting natin is yung standard setting muna ng compression adjuster. So ibabalik ko siya ng 25 clicks papunta sa S kasi nasa dulo, nagsimula tayo sa dulo ng S and nag-end tayo sa dulo ng H and nakakuha tayo ng 50 clicks. And then babalik naman natin siya ng 25 clicks para maset natin ng normal setting yung compression adjuster. Para mamaya mag-a-adjust tayo base na natin dun sa gugustuhin natin na play ng suspension na to. Okay, 25 clicks naman ulit. Okay, so yun yung 25 clicks nya. So meaning okay na tayo dito sa compression adjuster natin. And then mamaya doon naman tayo sa rebound adjustment. Okay? Okay, rebound adjustment. So rebound adjustment same lang din. So, una, idudulo muna natin to dun sa dulo ng S. Ayan. And then, bibilangin naman natin ulit yung click nya or turns papunta naman dun sa dulo ng H. So, pagkadulo ng S, i-click nyo muna ng isa. Pabalik. Yan, one. Then, mag-start kayo ng count ulit sa pangalawa na. So, bali, one, two, three. Okay, so nandun na siya sa dulo ng H and then ang nabilang kong clicks or turns is 20 clicks. So divide lang natin ulit sa 2 and then ganyan yung gagawin natin pabalik. Then balik natin siya ng 10 clicks para makuha natin yung normal setting. So 1. Okay, so ito yung normal setting naman ng rebound. And then mamaya tayo mag-a-adjust ulit kung okay ba yung balik. Okay, so after adjustment ng normal setting nito, rebound compression adjuster, na-adjust din natin siya sa normal setting. And then i-try muna natin bago tayo mag-final adjustment dito sa preload. Ayan yung play niya ngayon. So kung mapapansin nyo, hindi siya mabilis umangat, hindi siya mabilis bumaba. So normal setting ng compression adjuster and rebound adjuster. Okay, yung sa adjustment ng rebound and dun sa adjustment na itong compression adjuster, kapag ka tumatalbog kayo, napapansin nyo, nag-grantes kayo, tumatalbog yung feeling nyo, ibig sabihin nun, masyadong hard yung set nyo doon sa rebound. Ngayon, i-turns nyo siya ng 2 clicks or 3 clicks para sa adjustment nya. Basta tandaan nyo, laging pantay yung adjustment. Kapag in-adjust nyo to, then yung sa kabila din dapat ganun. Hindi dapat naiiwan yung isa. So, dapat dalawang adjustment lagi. Okay, and then, kapano naman kapag masyado siyang mabilis bumaba or umupo ka pa lang nung upuan, bumababa na siya. So, try mong i-adjust naman itong compression adjuster. So, adjust mo siya ng 2 clicks or 3 clicks papunta naman sa H or mag-a-add ka. Kasi ginit na muna natin sa normal setting yung dalawa.
And then ganun din. Same lang same adjustment lagi dun din sa kabila. Paano naman kapag in-adjust ko na yung dalawa, hindi pa rin. So ibabalik nyo ulit ng normal setting ito and then yung rebound. Parang i-adjust naman natin ngayon is itong preload. So okay, so tuturo ko kung paano i-adjust yung preload. Okay, para naman dun sa preload adjustment. So kailangan nyo lang ng pampaluwag na itong lock screw using 3mm Allen key. So, luwagan nyo muna. Pero huwag nyo natanggalin. Yan, maluwag na. Then, paano naman i-adjust yung preload? Using ng nandun sa box din, itong stick loop. So, pang-adjust siya. Clockwise is pampa-increase ng compression ng spring. So, ayan. So, ilang turns ba ang kailangan nyo? So, ganito. Hindi po turns ang kailangan nyo. Trial and error. So, pero basic adjustment nito, i-adjust muna natin siya sa zero ng spring. Sa spring na to. Okay, paano natin ma-adjust sa zero yung spring na to? Then, rest position lang, ibalik nyo siya dun sa dulo niya. Ayan. So, dito yung dulo niya. And then, ang napansin ko, itong lock is nandun sa gitna nitong gitna ng shock when you're facing side view nito. Okay, so ito ngayon yung magiging baseline ko. Kapag kaunang adjustment, ito yung rest position niya, zero or dulo ng task nito. Ang unang adjustment ko is one turn muna. Okay, one turn ko muna, ipakita ko sa inyo. One, ayan yung half turn, and then ito yung one turn. So one turn muna, and then i-try ko rin sa kabila, i-adjust na ganun. And then gamitin muna natin kung compatible na sa atin yung one turn pa lang. Okay? And then next neto, kapag hindi pa rin compatible sa weight nyo, ang i-adjust nyo naman is half na lang. Kunyari kulang pa din, half na lang ilagay nyo. Yan, half. Then kulang pa rin, half ulit. Then half ulit. Yan. So, ibig sabihin, 2 turns na in-adjust ko. Yun lang yun. Yun lang yung basic. Basta, naka-normal setting kayo dito sa compression. And then, naka-normal setting din kayo dun sa, dito sa rebound. So, pero para sa akin, ang adjustment natin kanina is, rest position neto is okay na ako. Okay na ako sa talbog niya. So, ibabalik natin sa normal position. Yan. And then, naka-normal position din yung sa kabila. So, huwag nyo nga kalimutan, pagkatapos ng any adjustment nyo sa preload, yung lock nut is hihigpitan nyo ulit. Pero huwag yung sobrang higpit. Bakit? Kasi pag sinobrahan nyo yung higpit nyan, kakainin niya yung tread. Yung tread na nandun sa loob. Kaya huwag nyo susobrahan yung higpit. Tama, higpit lang. Yung meron pang bukas. Yan. Okay? So that's the result of my SPN suspension review. So, sa cost, nasabi ko sa inyo, pangmasa yung price nito compare sa iba. Yung function niya, almost same sa mga pricey na suspension. Pero sa SPN suspension, nandun lahat, wala ka nang hahanapin pa. And sa customization ng kulay, so kayo lahat pipili based sa gusto nyo. And the response itself, friendly user siya, hindi siya mahirap ito, no? And world class talaga quality nito. Okay, maraming salamat po kay Katailander Motovlog, SPN Suspension, kay Twisted Tige, and sa K2 Speed Family. And shoutout ko lahat sa lahat ng Team Jer Speed. And maraming salamat na rin po lahat ng nanonood ng Jer Speed Motovlog. Please like, share, and subscribe to my channel for more reviews, vlogs, upcoming mga videos ko pa kung ano pa yan. So maraming salamat po sa lahat na sumusubaybay. Hanggang dito na lang po. Thank you.